daw ang ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea ang pinanghimasukan ng China. Ayon sa Department of National Defense, isang survey ship ng China ang namataang ding umiikot sa Benham Rise. Ang Benham Rise ay isang teritoryo sa Pacific Ocean sa silangang panig ng Pilipinas at malayo na sa China. Tanging Pilipinas ang may karapatang maglinang ng likas na yaman dito. Nakatutok si Chino Gaston. Noong May 2016, pinuntahan ng marine scientists mula sa BFAR, UP at Oceana ang Benham Rise sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang Benham Rise ay bahagi ng Pacific Ocean. Di tulad ng West Philippine Sea, walang kaagaw na bansa ang Pilipinas sa pag-angkin ng yamang dagat nito. Pero ilang buwan lang matapos nito, napansin daw ng Department of National Defense ang isang survey ship ng China sa Benham Rise. 3 buwan daw paikot-ikot ang barko mula Batanes hanggang Surigao sa Pacific Ocean. I have ordered the Navy that if they see this service ship this year, start to accost them and driving them away also from the eastern side of the Philippines. We remember that clearly is because that service ship had an accident inside ship when they were somewhere there in central Philippines, sa Pacific Ocean. What the ship did was to go to Surigao City, unloaded one patient, and left. Di masabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kung ano talaga ang ginagawa ng Chinese survey ship sa Benham Rise. According to some, they're actually looking for a place for submarines. Submarines. Maybe their submarines or other country submarines. Bukod sa Benham Rise, namataan din daw ang ilang Chinese survey ship sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Ang Recto o Reed Bank na 85 miles lang ang layo mula sa Palawan ay bahagi ng ating exclusive economic zone ayon sa International Arbitration Tribunal. Noong Disyembre pa raw isinumite ng DND ang report sa DFA para iprotesta sa China ang tila pang hihimasok ng China sa ating EEZ at Continental Shelf. Ayon sa mga eksperto, dapat talagang iprotesta ang pagpasok ng China dito, lalo't maaring seguridad ng bansa ang nalalagay sa alanganin. Well, most likely it's for military purposes kasi they're developing the water capability because they want to be able to operate in that area. And yung Pacific Seaboard ng Philippines is an ideal operating arena for their submarines. Pinapacheck pa raw ng DFA kung may natanggap silang mga report mula sa DND hinggil sa insidente. Hindi naman sumasagot sa tawag ang Chinese Embassy. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi pa rin nakapagdesisyon ang Commission on Appointments sa pagkakatalaga kay DNR Secretary Gina Lopez. Sa pagdinig kanina, kinwestiyon ng mga mambabatas ang naging pamantayan ni Lopez sa pagpapasara ng mga minahan. At nakatutok si Steve Dailisa. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Commission on Appointments, tinapat na ni Senator Ping Lacson si DNR Secretary Gina Lopez. I want to be as candid as the Secretary. And I think the responses made were not enough to convince at least 13 that you are here to convince us. I don't want you to suffer the fate of Secretary Yasay. Bukod sa pagquestion sa kanyang kakayahan, inusisa rin ang umano'y sobra-sobrang undersecretaries na hindi kwalipikado sa posisyon. Pag-amin ni Lopez, may ilang undersecretaries na inilagay niya sa floating status at nilagay bilang provincial environment officers. Bagay na nakademoralize raw sa hanay ng mga career employees ayon kay Occidental Mindoro Representative Josephine Sato. That will create demoralization as it is creating now in the department. Agreeing to choose organic personnel is not allowing me to choose my team. You know, choices have to be made. If I'm gonna, you know, just agree to take the people that are there because I'm gonna hurt feelings, how will I choose my team? I have to choose my team. Kinwestiyon din ang pagkuha ni Lopez kay dating Mines and Geosciences Bureau Head Leo Sereno bilang pinuno ng mining audit. Nung si Sereno pa ang pinuno ng MGB, siya ang nag-issue ng mga Mineral Product Sharing Agreements o MPSA na siya rin ngayong kanyang inirekomendang kansilahin dahil nasa mga watershed. Maaari ko po bang itanong kung sino ang responsable sa pagbibigay ng mga permit at regulasyon sa mga mining companies na naisama sa pagpapasara? Mr. Chair, hindi po ba si MGB Director? Akin pong gustong itanong, sino po ba ang MGB Director noon hanggang taong 2016? Hindi po ba si former MGB Director Leo Sereno?
Ngunit, tatanong ko po, Mr. Chair, imbis po na panagutan po ni Secretary Designate Gina Lopez yung si Mr. Lazareno, bakit po pinromote pa niya bilang Senior Undersecretary? If you show me evidence that he's corrupt, then I'll take it seriously. And he's given me only the best of advices. You are questioning me on my competence. All right, my answer to that is this. There's no individual that can have the competence on all levels. Nang mag-break ang pagdinig, nagkaroon ng pagtatalo si Congresswoman Josephine Sato at Lopez. Pero bago magpatuloy ang pagdinig, nilapitan ni Lopez si Sato, niyakap at humingi ng paumanhin. May sinabi na ayaw kong sabihin ngayon dahil nakakasakit sa akin yun. Parang merong accusation na dahil mahihirap yung tanong ko, that I am protecting interests of the oppositors. Naungkat din ang prosesong pinagdaanan ng 23 minahang inisyuha ng closure orders, 5 suspension order at 75 MPSA na pinakansela. The chamber sent a freedom of information request to the DNR secretary designate asking her to provide us copies of the audit reports as well as the findings of the technical review committee. Pero bitbit ni Lopez ang kahungkahong resulta ng audit at mababasa rin daw ito online. Dumating din sa pagdinig ang ilang engineering at geology students para tutulan ng kumpirmasyon ni Lopez, pati ang mga katutubo mula Surigao del Sur bumaba para ipaliwanag ang pakinabang nila sa minahan. Sabi ni Lopez, hindi naman daw siya kontra sa industriya ng pagmimina. Katunayan, may 13 minahan silang ipinasa. Sabi ni Lopez, hindi lang ang ISO 14001 ang batayan o standard na sinusunod niya, kundi social justice, bagay na kinwestiyon ni Senator Lacson. Yung conflict ngayon sa sitwasyon natin is because merong standard na sinunod yung mga mining firms, kinomplain nila, and all of a sudden, the DNR Secretary changed the standards. Paliwanag ni Lopez, bukas naman daw siya na mag-reapply ang mga ipinasarang minahan, pero... I'm not gonna do anything just to get appointed. And I'm not gonna sacrifice my principles just to get appointed. Dahil kailangan pakinggan ng lahat ng mga tutos sa kumpirmasyon ni Secretary Lopez sa limitadong oras, hindi pa makakapagpasya ang CA. Ang problema, mag-Holy Week break na ang Kongreso sa susunod na Linggo. Mga ibang bansa rin ang kalihim, kaya malaki ang posibilidad na mabypass ang kanyang appointment. Handa naman daw ang kalihim sa posibilidad na ito. I think the president signified his support. I think if there's a bypass, let's see, no? I mean, he said he has confidence in me, then he will just reappoint and then we wait again, no? Steve Delisa, Nakatutok, 24 Oras. Full force ang family and friends ni dating Senador Ramon Revilla Sr. sa celebration ng kanyang 90th birthday. Ang hari ng agimat ng Philippine movies overwhelmed at very thankful sa kanyang mahabang buhay. Yan ang Chika ni Lars Santiago. Isang malaking selebrasyon ang ibinigay ng mga anak sa 90th kaarawan ni dating Senador Ramon Revilla Sr. Pagpapasalamat sa kanyang buhay at kalakasan. Nitong Pebrero lang ay nagpabalik-balik sa ospital ang nakatatandang Revilla at sumailalim pa sa trans-aortic valve replacement para palitan ng isang malaking ugat sa kanyang puso. Nag-perform ang ilang kasamahan niya sa showbiz tulad ni Pinita Corrales at Randy Santiago. Si Jasha Padilla naging emosyonal dahil malaki raw ang naitulong ni Don Ramon sa kanila noong nakaratay si Dolphy. Pati mga apo ng dating senador nag-perform. Ang finale, awit ng mga anak at mga apo ni Don Ramon na lalong nagpasaya sa may kaarawan. Kaya kahit hirap siyang magsalita, nagpasalamat. Salamat sa inyo, kababayan. Ako'y buhay pa. Sobra saya ko. Overwhelming na ang saya ko. Sa totoo lang, hindi ko alam na ganito parami ako. Alam ko. Nagulat ako eh, hindi ko lumamulag. Surprise talaga siya kasi hindi niya alam na ganito yung prepare namin sa kanya. Ito lang yung maling regalo na may bibigay namin sa kanya. Lahat na sa kanya na... kaya gusto namin ang paligaya sa araw niya. Wala man si dating Senador Bong Revilla, ginawan pa rin ang kanyang pamilya ng paraan na mabati niya ang ama.
Si Cavite Vice Governor Jolo Revilla naman, nagbigay din ng pagbati sa ngalan ng mga apo. Alam namin na 90 years is sobra-sobra yon. Bonus. Kumbaga, pero siyempre gusto pa namin siya makasama ng mas mahaba pa. So, God bless always and we are always here for you. We love you. For Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At mga balitang sama-sama nating tutukan. Ilan sa mga armas na nakumpiska sa compound ni na Angel at Lottie Manalo, kalibre raw ng pangkontra-terorismo. 66 centavos kada kilowatt hour, dagdag singil ng Meralco ngayong Marso. At ang tips ni Pia Wurzbach sa mga gustong sumunod sa kanyang Miss Universe journey. Tutukan lahat ng yan dito lang po sa 24 Horas. Even at our age,